Good morning everyone. So, nagbabalik po tayo. Topic today, totoo po ba na ang African lovebirds ay namamatay kapag yung kapares po niya ay nakawala or namatay? Dahil mapagmahal daw itong mga ibon na ito, namamatay daw yung mga kapares or nagsisuicide or kinikitil yung sarili nila ng buhay. So, the answer is, based on my experience, disclaimer po, okay, sa ating mga veterano, based on my experience, hindi po sila nagsisuicide. Okay, so kadalasan pa nga po, pinapatay pa sila ng kapartner nila sa pamamaraan na nai-stress po sila. Lalo na po yung mga babaeng ibon, okay, yung mga hen po na African lovebirds, matatapang po yan. Lalo na po kung matured, okay, so lagi po tayo nagbibigay ng paalala sa ating mga kapwa mag-ibon, lalo na sa mga magsisimula pa lang. Kung hindi po pa po bonded pair or proven pair yung nakuha yung mga ibon, huwag niyong pagsasamahin. Kasi possible po yung babaeng African lovebirds, bubulihin po niya yung lalaking African lovebirds na magkakost ng stress. Sa stress po sila namamatay. O yan ha, bagong kaalaman. So, hindi po nagsisuicide yung ibon. Namamatay po sila dahil po sa stress or accident. Kung may maliit na butas po yung kulungan ninyo na magkakasya yung ulo nila at nailasot ng ibon yun doon, possible po na gagawa po sila ng paraan para makatakas. And then, dahil hindi sila makatakas at yung ulo nila hindi nila maibalik, nagkakost ng stress at nagkakost ng panic, doon po sila namamatay. Pero it doesn't mean nagsisuicide po sila. So, sana po nagbigay ng kalinawan po sa lahat na hindi nagsisuicide ang African lovebirds. Siguro, we can give 99% na hindi nagsisuicide, 1% na nagsisuicide para hindi naman po tayo masyadong perfectionists, okay? Give the benefit of the doubt, baka possible nga. Pero based on our experience, hindi po. Dahil sa stress at sa panic, kaya po namamatay ang ating African lovebirds, okay? So, meron pa pong tanong dito si Mr. Venice Leynard, okay? Sir Venice Leynard, ang tanong mo is, Boss, totoo po bang pag kumuha ng CWR, ang unang permit na ibibigay sa iyo ay pang parakeet? After 3 months pa daw ang pang ALBS 2. Boss, ganito po kasi yan. Pag nag-apply po kayo ng permit or certificate wildlife registration po, sa form pa lang po nun, makikita nyo na kung ano pong species ang i-apply ninyo. Kung yung species po ba is for parakeet, for ALBS 1, okay, for ALBS 2, agapornis, or kung for personata, for medium bird, napakarami pong klase ng species ng ibon. Pero right now po, personally ako, nakafocus ako sa isa, which is Agapornis ALBS 2. Okay? Therefore, conclude, hindi po. Dapat po, hindi naman po kasi by level yun eh. For example, based on my experience, ALBS 2 kagad yung in-applyan ko. Nakuha ko po kasi kagad. Okay? Kung ano po yung species na in-applyan ninyo, yun po yung i-inspect. Wala po siyang level or level of procedures na kailangan para kahit yung alagaan mo. Dapat yung ALBS 2 muna bago ka mag-level up. Wala pong ganun. Okay? Siguro po, you need to clarify that dun sa kausap ninyo. Ako po ay nagsasalita base sa aking karanasan. Okay? So, disclaimer po. I'm not a staff of Department of Environment Natural Resources, provided all the facts that I'm telling you right now is based on my experience. Na pwede ka pong mag-apply directly for ALBS 2 or ALBS 1 or medium birds na hindi ka nadadaan sa parakeet. Unless otherwise, that branch of government will release a new mandate policy with regards to certification of wildlife registration. So, yun po. Sana po, Sir Venice Leynard, nasagot ko po yung tanong nyo. At sana po, panoorin nyo po yung mga previous vlog ko rin po. Please like, share, and subscribe po. And in the same time po, lagi kong sinasabi, hindi naman po masama na gawin yung tama. Tama na i-register natin yung mga ibon natin, tama na maging responsible breeder tayo, at hindi pa po huli para dun sa mga nakapagsimula na. At para dun sa mga magsisimula pa lang, gawin po natin yung tama. Okay, dahil sooner or later dadami po yung ibon ninyo. Sooner or later, magiging cost na rin po siya ng ingay sa environment na nabibilangan ninyo. Sooner or later, magiging cost na rin po siya ng inggit. Okay, at if you want a peace of mind to yourself, okay, kung gusto mo nakapayapaan,
much better po na i-register nyo. Para kung may pumunta man sa bahay ninyo na from barangay or from the local government or from DNR, you have the proper documentation or documents that you can show to them. Okay, that you are a responsible and legitimate hobbyist, breeder, and owner of those birds. Yun lang po. Maraming salamat. Glory to God po. If just in case pala mga boss at idol, kung makikita nyo naman sa channel ko, pinapakita ko lagi yung mga magagandang view, yung hotel namin. Kung gusto nyo po pala mag-book sa Boracay or may event yung company ninyo, may event yung barangay ninyo or yung local government ninyo, binigay ko na rin po yung Facebook account ko. In the same time, you can message me or you can comment here. Tapos, we'll give you the best rates that we can. Okay? Para ma-experience nyo naman po yung best service ng hotel namin. Maraming kasabi, luxury hotel daw po. Siguro po masabi ko, it's a classic, quality, outstanding hotel naman po siya. Okay? So, yun po. Pero ang pinagmamalaki po talaga namin dito is yung service. You don't need to go to 5-star hotel because ako personally, I categorize our hotel as a 4-star hotel eh. Pero, yung service is pang 5 to 6 to 7-star hotel. Very personalized. Okay, yun yung binabalikan sa amin. Kasi usually, naka-check-in ka nga sa mamahaling hotel, pero yung service naman, pang mahirap. Nag-gets mo yun. Yung parang nangangalay na yung kamay mo, kakataas ang kamay mo, walang pumapansin sa'yo. Dito, sa hotel namin na manage namin, we're trying to practice na lahat personalized. Kumbaga, hindi mo pa hinihingi, binibigay na sa'yo. So, yun po. Meron din po pala kami yung branch sa Manila and sa Tagaytay. So, yung mga may celebration dyan, family outing. At least, kaibon yung, same field na tayo, same hobby na tayo, in the same time, we help one another as well. And dun pala sa mga kagaya ko na responsible and legitimate breeder na si WR Holder na gusto magpatulong sa akin, i-promote yung mga ibonan ninyo, yung mga aviary ninyo, okay? At may mga pang-out kayo na gusto nyo makatulong sa mga nagsisimula, pwede nyo po ako i-message, okay? At ang gagawin ko lang po, hindi naman po tayo, siguro ang gagawin lang po natin is magiging bridge lang tayo para dun sa mga nangangailangan at dun sa mga may kapasidad naman tumulong. Ang ipapakiusap ko lang po, yung presyo po, sana ilagay lang po natin sa tama para makatulong din tayo sa mga nagsisimula. So, at least, we help one another how to create a harmonious, responsible breeders po. Okay, and hobbyist po. And looking forward po na magkaroon din tayo ng simple bird seminar or bird forum. Okay? Actually, right now, marami ng bird changke. Okay? Hindi po ako against yan. Sinusuportahan ko po yan. Nakakatulong po yan sa circulation at ekonomiya ng mga mag-iibon. Okay? May konti paalala lang po ako na bago nyo dalhin sa ibonan yung ibon, i-quarantine nyo po muna. Nandiniscuss ko sa mga previous vlog natin. So, yun na po. Maraming salamat and glory to God. Mag-ingat po kayo. At kung may tanong po kayo, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa baba. Please like, share, and subscribe. God bless po. Ingat po sa lahat.